ako, exciting part na tayo, mga palangging. So, ang ating title is Picture o Video ng Pulburon. Pag nakita nyo ba ang pulburon, ano ang gagawin niyo? Pag nakita nyo ang pulburon movie, ano ang gagawin niyo? So, ito na tayo. Oh my God, this is so exciting! Kinakabahan na catch! Okay, kinakabahan ba kayo? Alright, ito mga hitad. Exciting part na tayo. Nako, meron ba kayong mga money dyan? Sabi naman pa, Maggie, kabilisan mo na, dahil mo makapasikot-sikot. Siyempre, ano muna, di ba? Ano muna tayo? So mga palangga, ngayong araw na ito, balikan muna natin itong para maintindihan ng lahat. Balikan muna natin itong pinakita ko, actually yung pinakabongga na pinakita kong information sa inyo, itong dalawang PDEA reports, di ba? Ito yon, okay? Ito yung dalawang PDEA report na pre-operation report at yung pre-op at saka yung authority to operate. But, eto na-miss nyo to, okay? Pero pinakita ko rin naman to, itong dated March 10 of 2012, which is yung memorandum. Ayan yung memorandum. Balikan natin to. Diba mainit na ito, maugog na itong bonggang-bongga na sinasabi ng PDEA, ito daw po ay fake. At ito ay AI. So nagpasalamat nga tayo sa Daily Tribune na pinost nila, pero you know, ilang oras lang ba yun, ay tinawagan sila ng Jutang Jenemes na gobyerno ni Kuting Jr. sa pamamagitan ni Cesar Chavez ng Presidential Communications. Pina-takedown, diniktahan ang Daily Tribune. Okay, alam nyo na yung ganun. So, palangga, balik tayo dito sa March 10 of 2012 kasi ngayon, i-reveal na natin kung sino yung artista. And also, yung mga palangga nating mga magagaling ay nakahanap ng article o ng video from TV Patrol in 2011 na itong artistang ito ay nasangkot siya sa pambubugbog ng kanyang mga kasambahay. Nung una kasi sabi ko, mga palaga, ayaw ko sana siyang pangalanan. Ayaw muna siya idamay kasi sabi ko, hindi naman siya politiko, wala naman siyang ninanako sa bayan, sa halip na sira yung kanyang buhay. Pero kasi may mga bagay na kailangang pangalanan kasi hinihingi ng pagkakataon at hindi natin pwedeng ikubli sa ngalan ng katotohanan. Sa ngalan ng katotohanan ng fairness and transparency sa ating bayan. Basahin natin ulito ng bonggang-bongga etong memorandum na ito. Okay, for Director IIS Intelligence and Investigation Service. Okay, from Investigation Division. Ano yung subject? Reported nefarious activities of Miss Soriano. Okay, ganoon lang pangalan natin. You know what I mean? Okay? AKA Maria. And Bongbong Marcos at Bonget. Okay, si Terry. Kaya nga ito yung Terry, okay? March 10, 2012. I'm sorry, kailangan natin siya pangalanan sa ngalan ng katotohanan na malaman ng Pilipino. Dahil ito po ay usapin ng 115 million Filipinos na meron tayong isang presidente ngayon na isang bangag. March 10, 2012, this has reference to the reported nefarious activities of Ms. Soriano, aka Maria, or anak ni Janel Marcia, wala na eh, tinodo na natin. Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with an unknown address. So, may mga lumabas kasi, sige tapos ikaw muna. Number two, to. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling powdery substance suspected to be illegal
pulburon inside the above cited condominium. Okay? Cited condominium unit. Recommend approval of the attached pre-operation report or authority to operate to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. So may perma. So ito yung March 10. So kaya nga yung PDEA at yung mga dugyot nila, ito daw sinasabi ay AI ay fake news. Mamaya dadako tayo sa pinaka-exciting part, darling. So dun sa pre-op na pinakita ko sa inyo, meron lang doong address na hindi nag-match. At ito yung ginagamit nila. Okay? Yung sa pre-op na to, ito na yung binabasa ko mga hitan. Okay, pre-op na yan. Okay? Ang sabi dito, walang control number, di ba? Dated March 11, the next day na ito. Binasa ko kanina, yung memorandum is was March 10. Ang sabi dito, Unit Office Intelligence and Investigation Office Service, name of target, ayun na nga, pinangalan na natin yung target, and some unidentified male and female cohorts. Okay, specific area of operation, NCR, Makati City. Anong sabi dito? Summary of information. Dito ito yung mga nilulusot ng mga dugyot ni Kuting ng bag, which is which daw ba talaga? 4C or 46C ang address. Okay. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon inside. Pasensya na, kailangan natin baguhin minsan yung mga terminology, ha? Illegal pulburon inside Unit 4C Rizal Tower Building Rockwell. Siyempre, ito yung palusot nila. Ay, sinungaling ka, Maharlika? Ano ba talaga? 46C o 4C? I believe, ito ay an honest mistake. Okay? Yung typographical error. Nangyayari yan. Kasi, tao lang ang nag-type nito, hindi AI. Kasi kung AI ito, at talagang intention to make a fake document para sirain si Kuting, my God, hindi nagkaroon sana ng human error or typographical error. So, pinerfect na sana natin kung AI. Right? So, bago tayo tumuloy sa pinaka-exciting part, mga kababayan, ano mga address dito sa kabila? May nanadiscuss ko na ito mga ito, pero yun ang, dun ko muna linawin yung address na sinasabi ay fake daw. Fake yan, Maharlika, kasi iba-ibang address. May papanin ko sa inyong video back in 2011. This video, magko-confirm sa inyo, matalas lang kasi talaga mata ko eh. Kahit malabo, matalas din ang mata ko paminsan-minsan. Okay? Here, darling. Okay, here's, listen to this. Ang mga bisyang nalagari ang address na si Marcel Soriano para harapin ang reklamong mga abuso na isinamba ng kanyang dalawang kasang bahay. Nagpapatrol, Zingan Ambrosio. Iminuwes na ng dalawang biktimang sina May Cachuela, 22 anos, at Camille Acojedo, 18 taong kulang, kung paano umano sila pinadyakan, sinaktan, at pinata ang babarili na kanilang amo ang pres na si Marcel Soriano noong June 29. Sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Papatayin ko kayo. Yun, na mura na ako siya ng mura. Papatayin ko kayo. Dito kayo mamamatay siya. Ayon sa kanila, nakikita ng anak ni Maricela si Chen kung paano sila magbuhay ng aktres. Intrimitida ka, mga p***. Ganun po siya magbura. Mag-astupang katulong lang kayo, sabihin ko sa amin. Ang anak ng aktres mo noon, nagbigay na permiso na makalaya lang sila. Galing sa pare si Namiya at Camila. Actually, hindi ko pala ka sa trabaho kay Maricel. Actually, mga palangga, puputulin ko na to. Okay? Hindi naman kasi relevant yung tungkol sa pagbubog sa mga kasambahay. Ang relevant po dito sa report na to, na i-flash sa report yung address ni Terry Terry. Okay? Here we go. Okay? Kaya dito, mga palangga, na i-flash yung kanyang address. Okay? Ano natin? We have to be very careful. Alam mo na. Alam nyo na. Okay? We have to be very careful. Here. 46C. Yan po yung address na ipinakita ng dyan sa TV Patrol. 46C
Rizal Building. Exactly match here dun sa mga gustong panoorin itong buo na ito. Hanapin nyo na, dyan lang yan sa TV pa, pero sa TikTok nagkalat yan. So meaning, ang tamang address dito, itong nasa memorandum. Ibig sabihin, nasa memorandum yung tamang address, so yung kinabukasan, nakulangan lang siya ng 6. So it's typographical error. It's a human error. Kasi, ang involved dito, si Terry. Isa siya na kasama ni Kuting na kung saan nagnanakitaan ng white powdery substance na sinisinghot nila. So mga palangga, since ang subject dito, ang subject o ang target noong March 10 of 2012 by the same person, yung pinarinig ko sa inyo sa balita, tapos yung address ay pinlash mismo ng TV Patrol. Alam ng TV Patrol yan. Huwag niyong burahin yung ano na yan. Huwag niyong burahin yung balita na yan. Pero ipopost ulit natin, i-share natin sa Maharlika Network at saka sa Boljakan natin sa Facebook. Lahat po itong mga dokumento na, mga susunod natin dokumento, ipapakita ko ito, ipopost ko doon para meron kayong kopya. Alright? So, meaning, itong Unit 46C, okay? 46C ay match sa subject at match dito sa balita ng TV Patrol in 2011. And the fact this, ito naman, 2011 nangyari yun, yung pagbubugbog. Ito naman, March 10 of 2012, nakalagay dito. So, klaro tayo dyan. Klaro imrekto tayo dyan. Okay? So, kaya kung magnagkamali man dun sa pre-operation report, again, it's a human error. Nangyayari yan. So, kung titignan natin yung sinasabi ng PDEA na AI ito, sabi ko nga, kung gagawa ka lang naman, ng kasinungalingan para sirain mo yung tao, ipi-perfect mo na. Diba? Kung AI. But again, na-prove natin today sa inyo na nag-match ang address ni Terry at dito sa PDEA kasi si Terry ay isa siya sa target at siya nga ang nangunguna na kasama ni Kuting. Now what? What is the next attraction now? Mga kababayan, bakit ba kailangan ibuwis ni itaya ni Maharlika ang kanyang buhay dito. Dahil gusto ko, ang pangarap ko, na sinasabi ni Kuting, ang pangarap ko, ibabangon tayo muli. Paano tayo babangon, mga kaibigan, kung ang inyong presidente ay isang bangag-bangag at ang simpleng, mga panagat, ang simpleng, okay, at ang simpleng mga bagay-bagay, ay, ang simpleng bagay-bagay. Ang simpleng not bagay-bagay, pag pupulburon test, ay hindi niya gagawin. By the way, sabi na nag-comment kanina, ay nagkaayos na raw yung kasambahay at saka si Maricel. So, kaya nga hindi naman relevant yung issue, but thank you. So, ngayon, mga palangga, okay? And also, yung pinalabas natin ng isang araw, kahapon yata yun, na questionable yung pinresent ni Kuting Jr. na pulburon test noong 2021 nung bago siya tumakbo. Alright? Bakit questionable yung processing? Okay? Mula dun sa collection of specimen ay 2 minutes lang. Ngayon mga kababayan, suspense na po. Kailangan di ako magalit muna ngayon kasi pag nagalit ako, baka mawala tayo. Kaya gusto ko, kalma-kalma lang muna tayo ng bonggang-bongga today. So this one, here. Okay. Ito. Ito yung pinakita ko sa inyo. Okay, ito. Ito yung actual, yung transaction date kung saan si Kuting ay, yeah, ulitin natin ulit. Yan siya ay nagpa-pulburon test. It's like more than 2 minutes lang ang mula sa actual hanggang sa report date. Ngayon, questionable yan. Kaya dapat, magpaliwanag ang ospital, okay, ang St. Luke's, ang pumirma, ang analyst at ang head of laboratory, yung doktor, kung bakit 2 minutes lang kakaiba yung kanyang pulburon test. Pero iset aside muna natin yan, actually, sobrang lahat ito ay juicy. Okay. Mga kababayan, ngayong araw na ito, dyan sa Pilipinas, napag-alaman ni Maharlika, actually marami nakakaalam,
Kayo na lang ang nahuli, okay? Na alam na ng Office of the President, alam na ni Marcos Jr., alam na ng Senate, okay? Alam na ng Senado, at teka lang, ito bagong papel to. Okay. Alam na ng Senado, alam na rin ng House of Representatives na ang ating pinakita sa inyong mga dokumento ay hindi AI. Bakit? My goodness. Yung pumirma po na investigation agent, napag-alaman natin, alam mo naman kahit sa loob ng Malacanang meron tayo talagang mga puting ahas na concerned. Concerned sila sa taong bayan. Concerned sila sa inyo. So napag-alaman natin, dated April 7, here's the date. Okay? Sulat po ito. That's the date. Ayan, April 7, 2024. Ito po ay patotoo na indeed itong mga dokumentong pinakita natin a few days ago ay hindi po fold natin. Ay hindi po AI. Ito ay hindi AI dahil po dito sa sulat na ito na mayroong kopya ang PIDEA. PIDEA, Office of the President. Kasi under yan kay PIDEA, under kay Kuting. At saka dapat naman talaga may kopya ang Senado at Kongreso. Ngayon, bayan. Taong bayan. I think it's my duty bilang isang Pilipinong tumulo ang dugo o umagay ang dugo sa lupang sinilangan. Ito yata ang mission ko eh. Kasi ito'y pilit na ikukubli, itatago ng mga pangyarihang nasa gobyerno sa 115 million Filipinos para protektahan si Marcos Jr. sa kanyang kabangagan. Tama ba? Hindi ko pinangungunahan ng Kongreso. Kongreso, Senado, well, wala pa nga asahan sa Office of the President at PIDEA kasi hawak nila yan sa liig. But I still have sa Kongreso at Senado. Kasi, I believe, may konti pang natitirang matino-tino dyan. Ngayong araw na ito, mga kababayan, para tayong dear Ate Helen, di ba? Parang kumakabog-kabog ang mga dibdib ninyo eh. Kasi gusto ko malumanay para manamnam natin ang istorya. Okay? Ngayong araw na ito, mga hitad, ay sumulat ang pumirma nitong itong investigation agent na ito. I believe sulat niya ito, okay, sa Kongreso, Senado, at Office of the President, confirming na ang ipinakita ni Maharlika, okay, ay legit, hindi AI. Here, I will read the letter. Aksa ito yan mga pala, pinrin ko lang, ha? Okay? Ito po yung letter. To ang address Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo, Director General of PIDEA. Okay? Nia, Northside Road, Barangay Piñahan, Quezon City. So, sinulatan siya, Dear Undersecretary Lazo. Yeah. Greetings, sabi niya. Sir, the undersigned former investigation agent, which is dun sa, ano natin, sa papel natin na pinakita, is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger which this agency immediately debunks. Okay? Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. Kaya nga, diba, sabi ko sa inyo noon, ayokong pinagtatakpan ko pa rin yung pangalan kasi ayokong ma-risk ang buhay nitong agent na to na wala namang kamalay-malay dahil lumusot ang papeles o itong, yung papel na ito papunta sa atin dahil ang nag-leak sa atin nito ay nasa loob din naman ng gobyerno na nagmamahal sa inyo na ayaw na nilang magkaroon ng pulboronic na presidente. But yung agent, walang kamuang-muang. Kaya still, pinoprotektahan natin siya hanggang sa magsalita siya talaga at willing siya magsalita. My blood, my channel is open. Tuloy po natin. Okay.
The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. That was me, okay, the said person. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS, okay, IIS is Intelligence and Investigation, Investigation Service, okay, to the RONCR. What is RO? Pag-comment nga dyan, hindi ko na research. RONCR, and up to his termination in November 2013. He had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. So, terminate, okay? Terminate pala ito si Mr. Investigation Agent, okay? Kaya tapos doon sa department niya at inilipat dito sa RONCR, Regional Office. Thank you, Michael. Thank you. Yes, thank you very much. Okay? Concerning the classified information relative to the document that the political blogger is allegedly referring to against actress Miss Soriano and politician Bongbong Marcos and others, it is common knowledge at the agency's compound that the undersigned, the agent, was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to sworn statement. So yung confidential informant ay nagkwento, then ginawa, nag-sign siya ng sworn statement niya. The following day, which is yun na nga, yung following day is March 11. Ito yung hawak nating papel. Yun nga yung pre-operation report. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate. So ito na yung papel na una natin pinakita sa inyo. Okay? For possible casing and surveillance. A process under the PIDEA manual operations before the conduct of anti-polboron operations. Okay? Unfortunately, the then deputy, listen to this, the then deputy director general for operations halted the supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. So, pinigil. So, tama yung impormasyon natin. Diba? Napinigil. Although hindi pa napapangalanan si Ochoa dito, pero yung director general ay ipinigil o tinigil ang in-stop ang operation, ang pag-raid supposedly kay Terry at kay Kuting-Kuting. Okay? Ngayon, tuloy natin. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet. Confidential. Containing, eto na tayo, kaya may title tayong ganyan. Pictures of some personalities while using suspected illegal chuchu o illegal pulburon inside the suspected high-end condo unit at the sworn statement given by the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to Department of IIS. Ito yung sinasabi niya sa sulat, mga palangga. March 10, ito. Okay, yan yung sinasabi niya, sulat. Okay? Ngayon, mga palangga. Next page tayo. Okay, together with the pre-ops and authority to operate, we're securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized
persons. Okay? Ako yun. Kasama ako doon. Eh, malay ko ba? Okay? Eh, gusto lang naman ng ating mga palangga na malaman nyo lahat na nagpupulburon si Kuting. Okay? The highest possibilities that they could be used for personal and political reasons. But my reason is not personal. It's for the people na makalaya sa bangag-bangag na administrasyon ito. Tuloy natin. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. Yung chief na nag-out nito, na nagputol nito. Actually, ma-research yan kung sino ang chief nitong sinasabi niya. Diyan sa mga article na na-research niya, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Okay, tuloy. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. Sincerely yours, lovingly yours, the agent. So, pakita ko po sa inyo, katunayan, kailangan malaman ng taong bayan, ito po ay may kopya na ang presidente ninyong Puti. May kopya na silang lahat, ayan po yan. Okay? Ibig sabihin, nasa mga kamay ngayon ng presidente, nasa mga kamay ng PDEA, pero yung dalawang yan, wala tayong aasahan dyan. Umasa tayo kahit papaano sa Congress and Senate na mga palangga na patawag din itong taong ito once and for all para magkalinaw. So meaning, dito sa letter na ito na nantanggap niya na Congress at Senado, inunahan ko na kayo kasi ayoko nagsisinungaling kayo sa taong bayan. Mga palangga, inunahan na natin na totoo, legit, dahil sa dala ng mga panindak din dito sa agent na ito, minabuti niyang magsalita at gusto niyang magsabi sa taong bayan. Sabi ni Palangga, may nagsabi, Congress, wala na rin tayong asahan dyan, sabi ni Bulingkit. Kaya nga pala gatingan natin. Pero ang tanong ko sa inyo, dyan sa letter na yan, binanggit niya na may letratong nagsisesyon si Kuting na nagpupulburon. Kaya na ang tanong ko, aantayin niyo pa bang makita? Well, siguro, aantayin niyo pang makita. Dapat lang na makita ang pulburon na nagsisingot si Kuting at ang video, nasa mga kamay niyo yon. At babantayan ninyo etong Kongreso at Senado. At I hope ma-pick up ito ng media ang mga what? Tahimik ang mga jutang-tan ng taong bayan na ihayag na ibalita ito ng mainstream media kung sila ay may natitira pang katiting na pagmamahal sa taong bayan. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang pangalan ni Maharlika, okay? Pwede naman ako ipatawag sa Congress, wala namang problema sa akin eh. Sa via Zoom, walang problema. Yun, no? Patawag niyo ako, ano yung intention ko? Well, nasabi ko na lahat dito. Pero ibig sabihin, hindi po AI itong tungkol sa pulburon ni Kuting. Alam ni Marcos Jr. sa sarili niya na siya ay pulburonic. Alam ni Senator Amy na siya ay pulburonic. Alam ni Lisa Ahas Arata Marcos na sila ay mga pulburonic. Alam ng mga cabinet secretaries ni Kuting na siya ay pulburonic. Kung alam na nilang lahat at alam na ng mga Pilipino, ahayaan nyo na lang ba na ang namumuno sa inyo ay isang bangag-bangag kaya nagiging ganyan ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino? Again, mga kababayan, nakakagalit, pero sabi ko kanina, bago umaba, hindi ako magagalit, chillax na ako kasi the end is near. The end is near. So, manawagan tayo, I think si Bato ang chairperson dyan sa Dangerous Drug Chuchu Committee. Ikaw, Senator Bato, kung para kayo dyan sa Pilipino, kalagkarin nyo to, itong si agent, para kung mahal nyo ang taong bayan, lahat kayo mga, you know, mumurahin ko lang yung karang, kung hindi para sa inyo mumura, di umilag kayo. Pero lahat ng mga jutang jinina, lahat kayo, kung meron man kayong pagmamahal sa bayan, ito po ay usapin, hindi lang ninyo, usapin ng mamamayang Pilipino na may nakaupo tayong pulboronic. Kaya ba ayaw ni Marcos
Kaya ba yung kanyang 2021 na pulburon test ay mahigit lamang 2 minuto? Ipatawag ninyo yung doktor. Ipatawag lahat. Jenna, ano, kung lahat, senator ba to? Kayo dyan, ipatawag nyo itong si head of laboratory, si Maria Cecilia Fernandez Lim. Itong pumirma na si Jereza Reyes, analyst. Ipatawag dito ang St. Luke's, ang pamuna ng St. Luke's na kung ito ba ay legit ang kanilang inisyo na pulburon test kay Kuting in 2021. Kung ito ay dinoktor ng doktor, putangay na dapat matanggal ng lisensya, managot ang dapat managot dahil ito ay panglilin lang sa taong bayan. Bakit ngayon ayaw ni Kuting magpulburon test? Nung binato siya ni Duterte na ikaw ganito, nakasama ka sa PDEA, ang binalik niya kay Pangulong Duterte, eh, ikaw nga, nag-fentanyl ka eh. Pero yun ay medically prescribed. Iba dito sa pulburon test na ginawa ay sa pulburon na tinitira ni Kuting. Ngayon, tatahimik na lang ba kayo? Palalagpasin nyo na lang ba itong issue na ito? Kaya nga, puks, buldyakin natin, itong Senado, ito si, alamin mo natin kung sino yung mga nasa committee na yon sa Dangerous Chuchu. Okay? Puksain natin silang lahat, mga palangga. Ipakita nila na sila ay para sa Pilipino. Dahil sumusweldo sila, taxpayers, pera ninyo ang nilalamon nila mula ulo hanggang paa, bawat dugo na nanalaytay sa kanila. Kaya nabubuhay sila dahil pera ninyo. Karapatan ng taong bayan na malaman na ang PDEA, yung papel na pinakita ko sa inyo at itong agent na to, kailangan marinig natin na makapagsalita diyan kung ano nga ba, sino-sino ang mga involved na pumigil ng raid na yon. Si Dad? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, masyado kayong atat doon sa video, pakita nyo na, Marlica. Eh, may bonus pa pala tayo. Hindi lang video, meron pa tayong picture. Based dyan sa kanyang statement. I believe, mga kababayan, lahat ay, sabi nga natin, everything is timing. Lahat yan, kung pinakita ba yung video right away, o gano'n, ano yung naging impact para walang pawala? Sabi ko nga, kung si Kuting ay binudol tayo, isa ako kayo, na binudol tayo, gumastos tayo ng pera, dahil umasa tayo na akala ibabangon ng Pilipinas, ngayon nagkaisa tayo para ilubog natin sila sa kasalanan ginawa nila sa atin, na binudol tayo na hindi siya dapat tumakbo dahil isa siyang pulburonic. Kung, I'm just saying, kung ang doktor ay nakipagsabuatan kay Kuting sa 2 minutes, less than 3 minutes actually, yung kanyang pulburonic test, yung 2 pumirma at ang ospital na ito, mananagot sila sa taong bayan. Kasi kung siya ay nag-positive doon, kung ginawa ang tamang proseso, ang tamang pag-conduct ng pag-test, mga kababayan, hindi na dapat nakatakbo si Kuting. Kasi nga makikita ng taong bayan kung ginawa ng doktor, sinasabi ko lang kung ginawa ng doktor ng tama ang kanyang trabaho, na si Kuting ay talagang tinest mula sa kanyang, urine test to eh, di ba? Kanya ba talaga yun o hindi ba talaga dinoktor, mga kababayan? Ibig sabihin, kung nakipagsabuatan itong doktor at ang mga pumirma, sila ay kasamang managot sa bayan na dinoktor nila. Sila ay dapat doktor, manggagamot, maglalakala ng mga tamang result sa isang pasyente. Pero kung dinoktor nila, kailangan nilang managot sa taong bayan. Dahil sa kanilang pakikipagsabuatan, I'm not saying nakapagsabuatan sila, kung sila ay nakikipagsabuatan, mananagot sila sa inyo, sa 115 or so million Filipinos na inilagay nila sa ganitong klaseng kadiliman ang ating bansang Pilipinas na ngayon ay nga pasulong na tayo sa bakbakan sa bang-bang-bang dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga ang nagpapatakbo sa ating gobyerno ay isang mayroong diferensya sa juta dahil bangag-bangag. But actually, hindi siyang nagpapatakbo, kundi si Lisa Ahas Satanas. Marami pang ebidensya, hindi lang kay Kuting. Doon pa lang sa extraction pagdukot ni Lisa Ahas sa mga bata sa Turkey.
impeach, dapat matanggal na sila lahat. Pero dito ako mapokus dito sa pulburo na ito. Okay, naisegway ko lang. So mga kababayan, ang lalabas very, very soon. Okay, very, very soon. Sabi ko nga sa inyo, diba kinukulit ko, Maharlika, ilabas mo na ang video. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako ang maglalabas. Sabi ko nga, siguro mas maganda yan, showing sa buong Pilipinas, 115 million ang manonood. Okay? So based on this letter na meron na rin pong hawak ang Kongreso, Senado at si Kuting, kung ito ay hindi nila gagawin at ipatawag itong agent na to sa ngalan ng accountability, transparency sa taong bayan, na ipatawag si Kuting, ipatawag ito lahat kung siya ba ay nagpumulburon, mga palangga, I think kung hindi kagayo gagawa ng aksyon, wala na ako magawa bilang isang Pilipino. Wala na ako magawa sa mga men and women in uniform na sukang-suka na sa gobyernong ito. Wala na ako magawa sa inyo sa kabila ng pinagbabawalan kayo magtelepono para manood ng mga Facebook o Maharlika News dito sa ano natin, vlog natin. Kung pinanghimasuka ng inyong mga kalayaang manood, kalahaya, kalayaang pagpahayag, kalayaang mag-like and share sa Facebook, binabantayan kayo ng bangag na Lisa Tanas at Kuting at kanyang mga alipores. Kinokontrol ang inyong constitutional rights ng malayang pamamahayag at paggamit ng telepono diyan sa inyong mga trabaho dahil gusto kayong pigilan na manood kay Maharlika at sa iba pang mga vloggers na nagsisiwalat ng katotohanan. Wala na akong magagawa. Kumbaga, parang ano yan eh, parang relasyon ng dalawang magjowa na sinasaktan ka na, ginujug-jug-jug-jug ka na, inujuntog-juntog na yung julo mo, magpapakamartir ka pa rin, tatanggapin mo pa rin. Kailan kasi, kailan ka magsasalita, pagtegi ka na. So kaya yan ang binibigay ko sa inyong bola. Kailan kayo magsasalita? Kailan kayo mag-speak up? Kapag inubos na ni Lisa A. Satanas, ni Kuting at ng kanyang mga alipores ang pera ng bayan, kapag ang mga anak ninyo ay bangag-bangag na rin sa pulburon, kayong mga OFW na umasa, di ba, na ibango ng Pilipinas, mabawasan ang mga pulburonik sa atin. Pero sa halip, ang ginawa ni Kuting, mga kababayan, let's take the opportunity now because we are 14,000 live viewers across social media. Pakita natin si Sayaron. Kung pababayaan ninyo, Senado, Kongreso, kayo lalo ng mga palangga, kayo mga nanonood ngayon, na si Kuting, kaya pala niya ay isinasama itong taong nanghulihan ng tunetoneladang pulburon na si Sayaron at na-intercept pa ng Australian Federal Police, mga kababayan. Sinasama yan sa inyong what? sa kanyang state visit. Ayan si Tambaloslos, andyan si Marcos Jr., andyan si Lisa. Kung yan ay sinasama ni Kuting, ibig sabihin, di ba, by just looking at this picture right now, kanina, then itong mga dokumento, wala kayong pag-asa na solusyonan niya ang problema sa pulburon. Kasi he's part of it. He is part of it. Kaya naman, pag hinahamon natin siya magpapulburon test, ngingiti-ngitian lang tayo. At ibabalik kay Pangulong Duterte. At ayaw nila entertainin ang mga gandong klaseng usapin na dapat bigyan ng solusyon ng Presidenteng Kuting na magpapulburon test siya para once and for all, maging clear sa taong bayan. Pero bakit niya iniiwasan? Takot ka, Kuting? And I will, I can say, nasa exciting part na tayo. Ilalabas sa tamang panahon ang pictures at video ng pulburon. Actually, hindi lang pala isa dalawa. Kung tatanungin niyo ako, Maharlika, may video pa talaga? Yes, may video and may picture pa. Ilalabas ba natin ngayon? I don't know. Hindi ko hawak ang bola. But yes, meron. Para lalo nating mailabas, sa Senado natin ilabas. Kasi sumulat na itong investigation agent eh. Alam na ng Senado, alam na ng Kongreso. Kung sila ay para sa taong bayan, sa transparency, kasi hodang presidente o kung sino ang involved, ilalabas nila yan.
hindi sa channel ko ang pulburon. Diyan nyo sa Senado. This is not parang sasabi, ay Marlica, para ka lang sa views. Huwag nyo ilabas sa video, sa ano ko, sa vlog ko. Ilabas nyo sa Senado. I challenge you, sa Senado at sa Kongreso natin ilalabas ang pulburon test para mapanood, hindi lang ng mga palangga ko, mapanood ng lahat ng Pilipino kahit anuman ang kanilang political affiliation. Huwag dito sa channel ko. I challenge po doon sa mga may hawak, huwag dito. Doon sa Senado, doon ang proper place to show the pulburon video and the pictures of Kuting. You, General, Senator, Bato, I challenge you to open an investigation. Isama dito ang agent na ito para sa katotohanan ng taong bayan. Ngayon, kung ayaw naman ni Kuting na ipaglabas pa namin, hindi pala ako, nila, palabas nila ang pulburon video, eh, magbalot-balot na kayo. Kung ayaw nyong mapahiya kayo sa buong mundo na makita ang movie and picture ng buong sandatang sanlakas ng Pilipinas at ng buong bansa, okay? Bumaba na kayo ng tahimik para hindi ka na makaray-karay. That's my challenge. Pero magmamatigas si Lisa. Dahil yung buwaka ng inang babaeng yan ng pinaka-national problem na nagdudulot ng lahat ng kahirapan ninyo, pangkikidnap ng kabataan, may ebidensya din tayo dyan. Pag nakita nyo, you know what, that audio, yung pinakinabi sa inyo, antayin nyo lang. May video na magpapatunay na si Lisa ay hindi minsan ay nakipagsabwatan sa ahensya ng gobyerno para dukutin, para i-extract ang dalawang minor de edad sa Turkey. Do you think this is personal? No. Ang ginagawa natin dito ay para sa inyong lahat, para mahubaran na demonyo po o bangag ang mga taong namumuno sa inyo. May video kaya naman, hinahunting din nila yung distressed mother na nasa Turkey, nasa Europa na. Hinahunting nila yon kasi may hawak din yun. So, itong mga impormasyon dito palangga, hindi ito katangkisin. Hindi ko po ilalagay sa peligro ang buhay ko kung ito ay mga fabricated lang. Ang pwede lang mag-fabricate ng crime ay si Lisa Satanas, katulad ng ginagawa pang haharas dito sa distressed mother, sa akin at sa iba pa. The intention here is para ipakita sa taong bayan ang ginagawa ng gobyerno ninyo na polboronic. Wala nang karapatan silang mamuno. Imagine nyo kahit sa loob ng Malacanang nagpo-polboron sila. Kahit during itong pagkapanalo nila, di ba, isa sa in-expose ko sa inyo. Mismo the presidential sister Amy Marcos, nung ako ay nag-message sa kanya, dahil yun ay mga nakakasunod, alam yun na, dahil ang aking palanggang si Pebbles Kunanan, Pebbles Talakera, ay sabi ko ay kay Manang Amy, merong pasabog ng bongga-bongga. Hindi pa nga alam ni Senator Amy kung ano yung sinasabi ko na pasabog o ano din sinasabi ni Pebbles, ang text sa akin o message sa akin, ano yun Maharlika? Yung pagpapabili ni Lisa ng pulburon? So meaning, knowledgeable si Senator Amy Marcos, ang kanyang kapatid at ang kanyang sister-in-law, you know, jutang jini ng Jatanas, ay nagpapabili ng pulburon. And that message sometime in July and August of 2022. At yan ay nakaupo na si Kuting. Kaya ba ayaw ni Marcos Jr. na magpa-pulburon test? Kasi makikita pa sa kanyang sistema na siya ay Addictos Benedictos. It's your call. AFP, PNP, kung may natira pang matitino dyan, Marin, lahat kayo, lahat ng mga taong nasa gobyerno, o lahat ng mga palangga ko, nasa inyong mga kamay. Hindi po natin pinababagsak si Kuting. Ba't natin sa pababagsakin kung tama ang kanyang ginagawa? Siya ang nagpapabagsak sa sarili nila at actually wala nang sarili nila sa bayan. Imagine niyo travel here, travel there. Ilang travel niya? 20 plus in less than 2 years. Tapos bit-bit nila ang mga jutang din ng mga alpot, mga ano nila, mga, you know, mga kapulburonik nila. At ang mga walang kwentang mga tao na kasabwat nila, binibit-bit
gamit ang pera ng bayan. Kaya ba tahimik itong mga jutang ginemes na mainstream media, lahat kayo mga yawa mo? Hindi pala, may iba pala. Extension ng SM9 kasi lumalaban sila. Kaya pala Tribune, okay na sana, bilib na ako sa inyo. Kaya itong mga to, ayaw nila iulap. Bakit? Kasi nasungalgala na kayo ng payola every month. Yan ba ang pinapalamon nyo sa mga anak ninyo? Pera-pera ng bayan, walang kwenta yung mga report ninyo. Ang nire-report ninyo, puro mga may nag-away, nag-snatch, nag-ganito, nag-ganyan. Walang kwenta. Pang ano lang, parang pang beat reporting lang ang ginagawa ninyo. Mga pulis-pulis, etc. Ito ang pinakamahalagang issue na kasalalay ang kapalaran, tama ba? Ang kapalaran ng inyong mga anak, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Pero tahimik kayo. Ikaw, Rappler, ABS, GMA, lahat kayo. Di ba? Ang ingay-ingay yun dati, diktador-diktador. Pulburon-pulburon, may pangiwi-ingiwi pa nga kayo. Eh. Pero bakit kayo tahimik? Nasungal-ngalan na rin ba ang mga bunganga ninyo? So, sabi nga, ang mga mainstream media ay fourth estate. Sila ay kakampi ng mga Pilipino, ng taong bayan. Pero bakit tahimik ang mga jutang ginemes? Nag-report naman ang Tribune, eh tinawagan ni Cesar Chavez at ang PCO, tinakot ng bunga-bunga, dinilit. Kasi daw AI. Ngayon, ilalampaso ko kayo sa kangkungan. Dahil ngayon alam na ng Kongreso at Senado, alam na ni Puting, at I don't think na maiiwasan nila itong sulat nitong agent na ito. At mga palangga, we have to pray for the agent, baka gurgurin. Baka gurgurin. Nananawagan ako sa iyo, agent. Kung narinig mo to, please record the video. I-record niyo po kung ano yung sasabihin ninyo sa Senate. Kasi sabi niyo dito, sabi mo, if warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry, your office conduct. So meaning, ako, advance na tayong mag-isip. Kasi ako, meron na akong, di ba, nireport ko nga sila sa FBI dahil gugurgurin nila ako. Pero meron na ako recorded video dyan, noon pa. Nakapag-inurgur ako si Lisa Ahas, si Marcos Jr., si Romualdez, si Sandro, lahat ng mga buwakan ng inang yan, ang haba ng listahan ko. Nilista ko sila dito sa Federal Bureau of Investigation, sa authority, sa kapag ako inagurgur, sila. At sinabi ko na rin yan sa aking abogado. Just so you know. And you, agent, okay? You agent, gumawa na rin po kayo ng video. Huwag sulat. Video, then secure it. Okay, huwag lang sa family ninyo, sa close friend o sa close na kamag-anak, na wala diyan sa bahay ninyo, 'di ba? I-distribute muna yung iyong mga yung statement. Kasi vindictive itong mga bangag na ito. Kapag bangag ka, wala ka na sa tamang kaisipan. Ibig sabihin, pwede ka nang manggurgur. Katulad ng ginagawa sa akin, na imbis na sagutin ang mga paratang, sagutin ang mga hinaing, ang kanilang restback ay what? Ipatanggal ang Facebook page. Remember, kagabi yung pinakita ko sa inyo, yung usapan ng Dugyot vloggers with the Presidential Communications Assistant Secretary Patricia Martin, na kung saan pinag-usapan nila kung paano ipabagsak ang aking Facebook page using the government power, gobyerno. Nanalo sila, mga kababayan. Pinabagsak nila ang dalawang Facebook channel ko, ay page ko, noong December 28 of 2023 and first week of January 2024. Maharlika Bulacera is across 1.2 million followers. Nagwagi sila. Ito ay doon mismo sa screenshot na pinakita ko sa inyo na pinost ko nando doon ang pangalan namin ni SAS na ipatumba nila. Pero nagwagi sila sa akin, pinatumba sila. Pero hindi pa rin sila nagwagi. Dahil the more na sinusupress nila tayo, the more na naging curious ang taong bayan para hanapin si Maharlika, ang nganga bells ni Maharlika. Thank you for 15,000 live viewers right now. Kasi, imbes na sagutin nila ang mga kritisismo, gumawa sila ng tama sa taong bayan. Pamurahin nila ang bigas, huwag nila ilagay sa ang Pilipino sa kaguluhan o sa bang-bang-bang sa West Philippine Sea. Bigyan ng trabaho ang Pilipino, ang pinagtatrabahuan nila kung paano tayo isuppress
paano pa tayo patahimikin katulad ng SMNI na nagtanong lamang tungkol doon sa 1.8 million, billion na travel expenses ng buwaka ng inang Tambaloslos Romualdez, ano ang naging effect sa kanila? Nilikwak ang kanilang channel. At sinabi ko rin yan sa inyo yan, November pa lang. Hindi pa nga alam ng SM na yan, ako alam ko dahil sa puting ahas. So imbes na sagutin ng buwaka ng inang bangag na gobyernong ito, ang problema ninyo mga palangga, ang hinaing ninyo, walang trabaho, mataas na pilihin, crime at kung ano-ano pa. Ang solusyon na ibinibigay ng mga jutang genemis to shut is patigilin tayong lahat. Tama ba yan? So ito na nga dapat ang pagkakataon ng mainstream media. Diktador, diktador, diktador. Jejimon, jejimon, jejimon nyo. Kawatan, kawatan. Dati yan ang sigaw nila pero wala sila. Kaya ang tanong, nabayaran na ba kayo lahat mga buwakan ng inanin? Wala na po kayong pag-asa sa mainstream media. Wala rin naman tayong pag-asa. Well, sabi ko nga, bigyan pa natin ng konting benefit of the doubt itong Kongreso. May matira pang konti-konti dyan at sa Senado. Kasi natatakot lang din yung iba dyan. Dahil si Tambaloslos ang may hawak ng alas at si Lisa. Kaya nga tumatanggap ng mga payola, tumatanggap ng bribe itong mga kongresista na ito. Kasi ang nakikita natin dyan, kapag sila ay mag-alsa, ay babawasan sila o tatanggalan sila ng budget. Pero panahon na, naisipin ninyo ang kapakanan kung may natitira pa kayong pagmamahal kayong mga kongresista. And I know, it's hindi naman sila lahat. Okay? Na lahat ay masama katulad ng mga kumakapi kay Tambaloslos. May pagmamahal pa kayo, ibukas ninyo ang linya sa taong bayan, ipatawag si agent dadadadada para marinig kung si Maharlika ba ay fake news or hindi. The fact na ako po ay pinangalanan dito sa letter na ito, I am willing to testify kung paano ko nakuha ang dokumentong ito na binigay sa atin. At kung ano ang reason ko, personal ba o political? Definitely, it's not political dahil hindi naman ako tatakbo sa 2025 at I am not qualified. Kahit tumakbo ako sa, kahit pag sa pagtakbo, I am not qualified. Tandaan nyo, para tumakbo ang isang politiko sa isang posisyon, kailangan meron muna siyang residency. Required number of years na maipakita na resident sa dyan ng barangay na yan. So definitely out yung political na yan. Personal, for what? To gain monetary? Again, wala pong sino mang nagbayad ng prinsipyo ko. Hindi ko pinagbibili ang prinsipyo ko dahil kung gusto ko lang ng pera, dapat nag-kiss-ass, kiss-kipay na ako kay Lisa Ahas dahil nandiyan dyan na ako sa kanila. Supporter nila ako. Supporter ako ng mga buwaka ng inang yan na nipiso. Hindi ako humingi ng pera sa kanila dahil umasa ako. Sabi ko, gusto ko maging lead by example nga na merong palang tao na pwede sumuporta sa politiko na hindi ka binabayaran. Bakit ganyan ang reasoning ko? Kasi once na binayaran ka, alam ko na ang perang yan galing sa pagnanakaw. Bakit mo tatanggapin kung galing sa pagnanakaw? Magiging part ka ng problema ng national problem. So dito sa harap ninyo, wala akong mukhang iharap madadaktak-taktak-taka-ubi kung ako pala ay kabilang ng mga buwakan ng tinangtong mga sanggano at what? Mga dorobo. So kaya naman, you're there. So mga kababayan, kailangan kulitin nyo ng kulitin. Mag-ingay kayo. Lahat, kung may mga kamag-anak kayong police, army, lahat, kayo, lahat, i-share nyo ng i-share itong video na ito. At huwag kayong mag-alala. Ito pong dokumentong itong bago na letter, ipopost ko po ito doon sa ating channel. Alright? Okay? Mga palangga, ipopost natin to doon sa ating Maharlika, sa Boljakan, sa Facebook na may 57,000 followers yata. But gusto ko lang i-correct, kung may natitira pa mga politiko na hindi magnanakaw, edi thank you sir and ma. Sana ipagpatuloy nyo yan. But you have to speak up. You have to speak up para malaman ng sambayan ng Pilipino na si Marcos Jr. ay isang polboronic judictus benedictus. Kailangan niyang sagutin, kailangan niyang managot, at kailangan niya nang tanggalin din sa pwestong yan dahil sa bawat minuto na nandiyan siya. Minuto-minuto, sigo-sigundo, si Lisa at ang kanyang mga kampon ay ninanakaw ang pera ninyo. Katulad na lang dyan sa PCSO, sa Bureau of Customs, well, sa lahat. Marami pa mga issue. Actually, mayroon akong bagong information about sa PCSO.
Pero magtutok muna tayo dito. You have to get up, speak up. Abangan ninyo. Hindi lang po video ang hinihintay ninyo. May pictures pa. Hindi ako nagsabi yan, kundi yung agent. Kaya muli sa agent, gumawa na kayo ng video at i-save nyo na po yan kasi demonyo ang kalaban natin. Ipipray ko kayo na sana huwag kayo magurgur, mag-ingat kayo. It's the same thing, gusto akong gurgurin, pero na-share ko na naman na lahat. Na iniwan ko na, pinakalat ko na sa aking mga batalyon ang mga ebidensyang dapat na makita ng taong bayan sa mga araw o sa oras ng tamang panahon. Muli, mga palangga, I hope magbukas na kayo ng inyong mga isipan. Doon sa mga gusto ng kopya, pumuntahan nyo lang ang aking Facebook page at ipapakita natin doon sa Boljakan. This is not an easy battle. But with you, with your bunganga, with your nangapels, with your help, with your love for your country, sa ikinabukasan nyo mga anak, I think people will win. We will win in this fight. This is your Fair Lady Maharlika. Thank you po.